Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong mga balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of life, environment and property. Tara na, sakay na at samahan ang buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo patungo sa isang magiting na lalawigan ng Batangas. Dito sa biyaheng hindi ikaw maiiwan. Kapitolyo, Kapitolyo! Kasama ang inyong mga kapasada ngayong araw ng Huwebes. Edwin Ed Sabarte, Grace Briones. Kapitolyo, Kapitolyo! Broadcasting live mula sa Batangas Provincial Information Office Media Center. Ito ang inyong biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo, Kapitolyo! Ayan, magandang umaga Southern Luzon at syempre magandang umaga dakilang lalawigan ng Batangas. Kami po ay samahan nyo ni kasamang Grace sa aming pagbiyahe ngayong araw. At syempre kasama rin po ang lahat ng magigiting nakasangga at kaagapay ninyo sa paghahatid ng mga napapanahong balita at impormasyon dito lamang sa Thursday edition ng inyong opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang panlalawigan, ang inyong biyaheng Kapitolyo. Kami po ay inyong natutunghayan at napapakinggan syempre dito po sa aming Facebook live streaming. So sa ating mga taga-subaybay dyan, like and share po sa ating Facebook page. At syempre po kami po ay inyong napapakinggan ngayon sa himpilang 91.9 Air 1 FM. So good morning din sa ating mga kaibigan today. Magandang umaga sa iyo, partner. Yes, good morning, Kuya Eds. At syempre good morning sa ating mga magigiting na kababayang Batanggenyo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong umaga pagkatapos po ng ating Valentine? Oo, kumusta ang inyong Valentines? At kahapon nga po ay medyo nag-traffic dito sa lungsod ng Batangas. Lahat yata ng may jowa daw ay lumabas. Siyempre, at nagpunta sa mga mall at sa mga restaurant. No? So, may traffic. Paano naman yung mga single? Ano, saan naman kayo nagpunta? So, yung mga single na nag-celebrate ng Valentine's, paki-comment po sa chat box kung ano po ba ang feeling ng isang single pag yeah. Valentine's Day. Ayan. Ano? Siyempre, kahit single, masaya pa rin. Nagse-celebrate pa naman. Ang mahalaga ay alagaan nyo ang inyong puso. Ayan, ha? Kahit wala pang katuwang yan, ay at least yung inyong puso ay puno ng saya at pag-asa. Yan ang mahalaga. Ayan. Ayan. Magmahal ka ng magmahal. Parang bilihin. Ang mahal ng bulaklak, no? Hindi lang bulaklak lang. Pati yung chocolates, oo. Oh. Pero at least, siyempre, napapanahon naman. Magmumura na uli yan ngayon. So ikaw, kumusta ang Valentine's mo? Ay, siyempre, masaya. Hindi lang kahapon dapat araw-araw tayo nagse-celebrate Valentine's Day. Dahil araw-araw, Valentine. Oo, dapat araw-araw ay magmahal tayo. Ayun. Ayan, sa ating mga kababayan, araw naman po ng Thursday, February 15, 2024. At muli po, isamahan niyo po kami sa paghahatid ng mga kaganapang aming nakalap at patuloy na tinututukan dito po mismo sa ating lalawigan at maging sa ating bansa. At syempre po, ihahatid po namin sa inyo mamaya ang aming panayam at nagkaroon po kami ng pagkakataon dito sa ating programa na makapanayam ang Department of Social Welfare and Development. Patungkol sa isinasagawang panata ko sa Bayan Awards ngayong araw na ito dito sa ating provincial auditorium. At dahil nga busy kanina ang mga taga DSWD, ay nagkaroon po kami ng pagkakataong ma-interview ang kanilang information officer. At mamaya lamang po ay matutunghayan nyo yung aming panayam na yan. At ano naman ang mga nakaganapan sa ating bansa, partner? Yes, para naman sa mga mainit pinag-uusapang balita sa ating bansa, kalahati ng medical bill sasagutin na ng PhilHealth at ayudang cash mas practical kaysa sa bigas. Ayon po yan sa DSWD. Ayan. So ano ang inyong komento o opinion dito sa ayudang cash mas practical kaysa sa bigas? Ha? Ayan ha. So kung meron po kayo mag-comment lamang po sa aming chat box.
So lahat pong yan ay aming ihahatid maya-maya lamang, kaya tutok lamang po sa isang oras naming pagbiyahe para sa panibagong edisyon ng inyong programang Pangkaalaman, Impormasyon at Pagbabalita. Mga kwentuhan, talakayan na nakalaan po sa public service. At syempre kasama na rin po ang inyong mga panawagan kung meron. At syempre ang mga pagbati sa mga inyong special someone, oh, yung mga ayaw makisabay sa Valentine's at ngayon magsa-celebrate, ayan, ha, magpa-greetings na kayo. At speaking of pagbati, nandiyan na nga po ang aga-aga ng ating governor ngayong araw ng Huwebes. Good morning po sa aming governor, Governor Hermilando Dodo Mandanas. Sa nga po, sa napakaaga palagi, ang ating pong kagalang-galang provincial administrator, Sir Wilfredo Roselis, na baka kasama po natin. Ayun. So, good morning rin po sa lahat ng kawanihan ng ating Provincial Information Office. Sa pangunguna po ng ating Provincial Information Officer, Ma'am Maria Isabel Bihasa, good morning po. At sa lahat na po ng mga kasamahan namin dito sa Kapitolyo na naninilbihan para sa mamamayang Batanggenyo ngayong araw. Ayan, pagbati din po ng magandang umaga sa ating mga taga-sanggunian palalawigan. Siyempre po, sa pangunguna po ni Vice Governor Mike Libiste. Ayan, doon sa mga nanalo kahapon sa FEG EV, yes, Grapple, congratulations! So, oh, si Julius may concert na, may hotel ticket pa. Wow. Ayo, talaga na, namang sulit na sulit. Ayan, ato si Kevin. Kevin. Concert pa rin, no? Aba, sana all, ano. Sana, so, tuloy-tuloy na po tayo sa ating pagpasada ngayon, partner. So, sa ngalan po ng walang kapagod-pagod na ama ng lalawigan ng Batangas, Governor Hermilando Mandanas, kami po ang inyong mga lingkod. Dito pong muli, si Edwin Sabarte. At sa ngalan din po ng buong pangkat, ang patrol ng Kapitolyo at ng Provincial Information Office, ito po si Grace Briones. At ito po ang programa ng bawat Batanggenyo. Ang opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo. At para simulan ng ating umaga, hihingi po tayo ng gabay at patnubay. Siyempre, ihahatid ito ng aking kasama, Grace Briones. Panginoon, inilalagay po namin sa inyong harapan ang aming mga balakin, ang aming mga gawain upang inyong pagpalain at pagtugumpayin. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan, at hayaang maghanap ang tunay na pagpagbago sa aming bayan habang patuloy naming sinusunod ang iyong kalooban. Iniaalay po namin sa iyo ang lahat ng ito sapagkat alam namin na sa iyo rin po nanggagaling ang pag-ibig at ang lahat ng bagay sa daigdig. Panalangin po namin sa iyo, Panginoon, na basbasan mo ang iyong kapangyarihan at kadakilaan ng aming mga plano upang kami magtagumpay sa aming abang buhay na kasama ng iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ng aming tagapagligtas, si Jesus. Amen. Ayan, maraming salamat sa iyo, partner. At talaga namang kailangan ng bansa ang paggabay, ano? At siyempre, maraming mga kaganapan ngayon na hindi lamang sa ating bansa, yes, sa buong earth in general. Siyempre may conflict sa Israel, sa Ukraine, may mga pagbaha na gaganap sa ating bansa. At siyempre maraming tao ang patuloy pa rin nakakaranas ng kahirapan. Kaya tamang-tama ang ating topic ngayon dahil nakasama natin ang Department of Social Welfare and Development kung saan ang kagalingan ng lahat ay kanilang isinusulong. At mamaya nga po, matutunghayan nyo ano ba yung kanilang programa. At syempre, ibinabalik nila. May mga awards silang pamamahagi upang kilalanin naman yung mga partner natin na talagang kung tumutulong. Ano. Syempre, hindi naman nila, kumbaga tayo, bilang dito sa provincial government, meron tayong mga katuwang eh. So, hindi, kumbaga, handa tayong tumulong pero mas maganda kung may katuwang tayo. Parang medyo may glitch yata tayo, Derek Christian, ano? Ayan.
So, bago tayo mapalaot at baka tayo ay maligaw na sa ating pagdiyay, pababatiin ko naman ang ikatatlong miyembro ng aming pangkat ngayong araw ng Webes. Walang iba ang ating heartthrob pag Webes. Ang ating patroller, Gian Marco. Kumusta yung Valentine's? Normal day. Magandang umaga po, Sir Eds at Ma'am Grace. At magandang umaga rin po sa ating pong mga nakatutok ngayon sa ating pong biyaheng Kapitolyo. Yan po, babatiin lang po natin po ang ating pong mga kasama ngayong umaga dito po sa ating Facebook live streaming. Kasama po natin si Kuya Harold Lopez de Guzman, si Kuya Julius de la Cruz. Pinapabati niya po ang Montilla family. Greetings daw po from Montilla family. Kasama rin din po natin ang ating Lina Lincus Ebora, ang Tita Shirley Balmes. Yan, kasama din po natin si Kuya Joshua Sayaman na nandyan po yata sa Odi. Magandang umaga po sa inyo dyan. Nandito rin po kasama natin ang Tita Neneth Ona, ang Tita Lota Lilo na nagbe-birthday daw po ngayon. Birthday. Happy birthday ay, po. Happy birthday, Tita Lota! Yan. Yan, sana ay mabusog mo kami. Yan, kasama din po natin si Kuya RJ, si Kuya Hans, at ang Ate Cheryl may makuha halili po. Yan po, may pinapabati din po ang Ate Cheryl ng, ang Ate May po ng happy, advance happy birthday daw po sa kanyang mahal. Ang kanya pong asawa, ang Kuya David Halili. Happy birthday po. Sir David Halili ba ay out of town o out of country? Soon yata po. Ah, soon. Pero nandyan po kasama po po ng Ate ayan, May. Nakala happy birthday po. Ayan, so sa lahat po ng lovebirds na nag-celebrate ng Valentine's, siyempre, full of love. Sabi nga ni love, Vice Love, 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 love. Ayan, siyempre, babatiin ko rin po ang aking motherhood na nag-celebrate din ang kanyang birthday kahapon. So, sa aking pong mahal na ina, happy, happy birthday. Ha? Wala siya kasi nasa Virginia, USA, dun sa aking kapatid. So, sa Sabarte family, Cubilla family ng Virginia, USA, good morning. Yan, patin din natin ng Happy Hearts Day, ano? Si Ma'am Jenny, puno ng pagmamahal din. Ma'am Jen, good morning. Ayan, good morning sa ating kay Miss Jen at kina Miss Millicent at kay Kuya Chris at sa kanyang kasama yata, si MacBain. Sila po ngayon ay nasa sa lungsod ng Kalaka para sa isang blood donation drive, ano? Kasama po ang Provincial Blood Council. So, ayan, ang oras po ay 9:43 in the morning. So, tulad po ng aming naipangako kanina, nakapanayam po namin ang information officer ng ating Department of Social Welfare Development 4A upang magbigay ng kaunting background sa kaganapang nangyayari dito sa Kapitolyo, dito po sa aming provincial auditorium. At dito po sa Dream Zone kung saan celebrasyon ng anibersaryo ng pagkakatatag. 73rd anniversary ng DSWD. So may mga kaakibat pong programa iyan. So yan po ay kanyang tatalakayin. So yan po ay aming ihahatid. Matapos po ang ilang mga mahalagang paalala, huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Ang bawat Batanggenyo'y nakahandang tumugon sa mga layunin. Batanggenyo'ng magiting kung sila ay tawagin. Bawat isa'y may kanya-kanyang hangarin. At ito ay ang makatulong sa kapwa Pilipino natin. Sa bawat oras sa tungkulin ng dedikasyon, may taglay na kagitingan itong henerasyon. Nakahandang humarap sa hamon ng makabagong panahon. Dakila ka, Batanggenyo. Sa bawat oras, ikaw ang laging unahin. Walang patitin yung lingkod, tapat sa aking tungkulin. Pangakong di mapapagod, lalong pagbubutihin. Magiting tayo, Pilipinong Batanggenyo. Ano nga ang pangunahing kinakailangan upang ganap na maging isang lingkod bayan? Sa paglipas ng mga taon, tila bagay pinanday na ng panahon ang estilo,
pamamaraan at ang iba't ibang aspeto ng usaping pagsiservisyo. Ngunit isa lamang ang sigurado at iyon ay ang mapaglingkuran ang ating kapwa Batanggenyo. Ang bawat kawaning Batanggenyo ay tunay na bukod-tangi. Anumang hirap at pagod ay hindi alintana upang sabay ay magsilbi. Isang katangi ang tagli ang diwang Batanggenyong ipinagmamalaki. Ang magpamalas ng serbisyo sa mga taong bawang mga buhay na saksi. Matapang tayong mga Batanggenyo, nakahandang humarap sa hamon ng panahon. Higit sa lahat, nagsisikap sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at pagmamahal sa tungkulin. Dala-dala ang kagustuhang bawat isa'y tunay na mapaglingkuran. Bawat oras, ikaw ang laging unahin. Walang patitin yung lingkod tapat sa aking tungkulin. Pangakong di mapapagod, lalong pagbubutihin. Pilipinong Batanggenyo. Ayan, kayo po ay nakatutok pa rin dito sa Biyaheng Kapitolyo at kung nung nakaraang linggo ay napagtalakayan po natin ang mga parangal para sa mga natatanging empleyado ng pamahalaan. Ngayong araw po naman ay ibabahagi natin sa inyo ang pagkilala sa mga natatanging kontribusyon sa bayan o panatako sa Bayan Awards. Ayan, kasama Grace? Yes, kasabay nga po ng ating kanilang anibersaryo ngayong buwan ng Pebrero, kailanin po ng Department of Social Welfare and Development ang ilang mga individuals, grupo at organisasyon na katuwang ng kanilang tanggapan sa paghatid ng serbisyo. At upang mabigyang kaalaman po tayo patungkol sa gaganaping panatako sa Bayan Awards, makakasama po natin ngayong umaga si Mr. Joseph Arceo ng Regional Information Officer mula po sa DSWD Region 4A. Ayan. Good morning, sir. Good morning, sir. At, welcome po sa Biyaheng Kapitolyo. Welcome po sa Biyaheng Kapitolyo at sa Batangas Province. At kanina nga, nung ako ay papunta rito sa ating tanggapan, ay kasunod ko ang ilang mga sasakyan ng Department of Social Welfare at naghahanda nga na ganapin dito yung kanilang 73rd anniversary. Sir, bago tayo magkatanungan, pababatiin muna namin kahit alam kong kayo sa malayo pa nang galing. Ayan, sir. Sige po, magandang umaga sa iyo, Sir Ed, Ma'am Grace, magandang umaga po sa inyo. At syempre, maraming salamat po sa pag-imbita sa amin dito para makwento naman natin ano yung kaganapan na yan. Very interesting po yung activity namin. Ito, it's really part of our anniversary celebration. The Panatako Awards, kung if you don't mind, no, Panatako Awards is a ceremony para sa ating mga partners na tumulong po sa atin, sa ating gagawaran, sa pag-deliver ng ating programs and services, lalong-lalo na dun sa mga higit na nangangailangan. One part lang yan. Yan po yung ginagawa ngayon doon sa umaga. Mamayang hapon naman, yung praise. Praise award naman, ito naman, para naman sa mga empleyado. Yung mga may magandang record and so on and so forth. Ayun, so bukod sa mga partners, ay atin din pong bibigyan ng parangal o yung praise, itong ating mga social workers. Ganun po ba, sir? Well, hindi lang social workers, kahit ano sino empleyado. Ayun. Project development officers, lahat po na parte ng kagawaran na tumutulong sa pag-deliver ng program services. Ayan, so una po sa lahat, binabati namin kayo ng happy 73rd anniversary. At kumusta po mo naman ang kalagayan ng ating Department of Social Welfare and Development, particular po dito sa ating Region 4A? Well, basically, no, ang sa ating kasing Calabarzon, medyo isa yun sa mga malaking region, kundi siya pangalawa. Hindi na ako, hindi ko lang, parang medyo nagdidikita niya na NCR, malaki talaga, no? And in terms of yung sa kailangan tulungan natin, malaki talaga. Marami. And every day,
nagbabago ang pangangailangan nila. Ibig ko sabihin, nag-evolve tayo. 5 years ago, iba yung mga pangangailangan priorities. 10 years ago, iba. Ngayon, iba na. And as alam natin, kalagayan natin yung ekonomiya ng panahon, maraming naapektuhan. And as part of the campaign ng ating administration, ng gobyerno, kailangan tulungan natin, lumapit tayo sa mga tao. Bigyan natin serbisyo hanggat maaari sa tamang paraan. Sir Joseph, bagamat hindi na nga po bago itong parangal na igagawad, para po sa kapakanan ng ating mga tagapanood at tagapakinig ngayong umaga, ano po ba, pakidiscuss po, ano po itong pagkilala sa natatanging contribution sa bayan o panata ko sa Bayan Awards? Sir? Okay, kanina nabanggit ko para sa ating mga partners. And kakabanggit ko lang rin yung mga pagpapatupad ng ating program services para doon sa nangangailangan. Ayun ang gusto natin ng administrasyon natin ngayon, palapit sa kanila. Pero sa pagpapatupad kasi, kahit sang sanay ng gobyerno, kahit kami, kahit sino, hindi yan mapapatupad yung ating mga programa kung wala ang tulong ng mga lokal na pamahalaan. Ayan, siyempre, sila yung frontline eh. Kailangan talaga andyan sila. Hindi pwede magkahiwalay. At siyempre, kahit anong sabihin natin, ang daming malaki ang pera ng gobyerno, hindi magiging sapat yan kung isang ahensya lang gagawa. Maliban sa national government, sa local government, pati yung mga NGO partners natin na tumutulong sa atin. Kailangan pagtulungan talaga. Kung baga kailangan ay hawak kamay, yan, tulong-tulong. Yeah. Ha? Lahat ay may ambag. Ayan ang essence ng panata. Dahil lahat po tayo sa service, government, local government, private, meron tayong sinasabi nating oath or pangako na mag-service sa mga nangangailangan. Ayun naman, pinaka-essence dyan. Yun naman talaga eh. Kung sa linya ng DSWD ay pagpapaabot ng kagalingan ng lahat, siyempre, tayo namang sa larangan ng impormasyon at pagbabalita ay may ambag din. Hindi lang yan direktang pero makakatulong at makakapagbabatid tulad po ng ginagawa natin ngayon. So sir, ano-ano po ba itong mga kategorya ng awards at ano po ba ang naging basihan ng pagpili ng mga gagawaran ganyan po? Ano po ba ang kanilang mga matatanggap? Well, actually, marami tayong mga categories lalo na pagdating sa panata, no? So, kasi bilang lead agency sa pag-implement ng social welfare and development program, both at the national and the local level as partners sila, no? Marami tayong in-implement. But isang tinitingnan namin dyan, yung pag-implement ng social welfare and development laws. Mahalaga kasi may batas tayo, kuminsan hindi na-implement. Kailangan ma-monitor natin. Hindi naman napaparusahan, pero we encourage. Kasi may kanya-kanyang kadahilan niya. Iba, may maliit na bayan, kulang sa pondo, kulang sa tao. Ina-advocate natin, sa monitoring namin niyan, mapapaliwanag natin bakit kailangan yung mga yan. Meron pa tayong mga salamat po awards. Ito yung mga tumutulong din. Ito yung mga partners sa pag-implement ng ating program services, meron silang malaking abag. Hindi lang sa community, pati even sa aming centers. Kung natukatulong ako, it's only right na we have to appreciate them. I think maliit na bagay lang na pasalamatan po sila sa mga tulong. Kagaya sabi mo nga, sa media, mahalaga information, akala natin di direct service. Pero yung information na binibigay natin, malaking tulong yan. Makibagong teknolohiya. Sinabi ko kanina, nagbabago-bago yung panahon. Opo. Ano yung mga bagong pangangailangan ngayon? Paanong best nating maso-serve sila? So basically, may proseso po naman yan kasi may nomination, screening, validation. Maraming kategory, pero we want to make sure that these are all helpful, may impact talaga. Then, gawad serbisyo, again, yung mga partners naman to, ito yung mga NGO, kanina mga local government, so pinaghihiwalayan. And yung protective service, iba-iba po yan na programa. Those are different categories, kasi nga sabi natin, may kanya-kanyang area. Hindi pwede natin social work lang, social welfare lang. May ibang aspeto rin yan, kailangan ma-recognize natin. Without yung tulong na maliit, baka hindi mabuo yung malaki. So, kailangan ma-recognize natin. Ayan, sure. May nakita rin tayo rito, yung gawad listahanan. Yan. Listahanan, dating basihan natin sa pagpili ng beneficiary. Dahil ito yung mga nangangailangan talaga. Ayan. So, sinong gumagamit ito? Hindi naman natin pinipilit kasi may kanya-kanya proseso. Pero kung gagamitin nyo, at least alam natin, pinagtutulungan natin itong mga grupo ng mahihirap na to. So, ito yung kumbaga sa gawad listahanan. Dito ay kikilalanin yung proseso. Kung yung mga LGUs. Yung mga LGUs sumusuporta. Kumbaga, paano nila napaganap yung kanilang proseso ng pagtulong. Dahil, sabi nga sir, hindi naman pwedeng barabara lang yung pagmimigay ng tulong. Dapat talaga, kung tutulungan natin, ang makakatanggap ay yung talagang nangangailangan. Yes. Yung listahanan, basically,
listahan ng mga mahirap yan. Pagtulungan nating tulungan sila para umangat sila. Pag umangat sila, yung mga nasa ilalim na naman. Oo, so yun yung mga higit na nangangailangan talaga. So kapag naiangat na natin yung isang sektor na ganito, na next. Laging meron nasa ilalim yan eh. Laging meron parang sa pataas. Ano, hindi pwede pong sabay-sabay tapos tigko-konti lamang. So kailangan, kumbaga nga sa atin, kung tutulungan natin, tulungan natin para umangat para yun namang mga susunod. Ayan. Yes. Sir Ed, gusto po nating itanong kay Sir Joseph. At this point in time po, kung inyo pong mamarapatin, maaari po bang malaman na po natin kung sino po yung mga napiling gawaran ng inyong tanggapan? Secret. Okay. Well, actually, mamaya, no, by 9 o'clock, magsimula yung program natin. Kasama dyan, kung di ako nagkakamali, mga 70 plus na LGUs na nagsuporta sa atin sa iba't ibang programa natin. Yes, dito po, kami nagpapasalamat kami sa provincial government ng Batangas dahil para pag-host, pagtulong sa amin na i-conduct ng celebration na to. Kanina sabi ko, malaking bagay na nagpapasalamat tayo sa ating partners. And yun, itong TV to, very meaningful dahil hindi lang po sa Batangas. Buong Calabarzon po na local government ang narito po ngayon. Ayun, oo nga. Eh, nung nalaman namin nung Lunes na may kaganapan ang Provincial Social Welfare and Development, ay sabi ko, malakihan ito at kung ito'y anibersaryo. At yun nga, itong araw nga po ng Webes ay nandito sila. So, sir, bukod po dito sa Panatako Bayan Awards, ano po mga programang aktibidad na kalatag para sa inyong celebration sa itong anibersaryo, siyempre. Well, marami naman, no? Actually, kung tutusin, ang totoong anniversary ng aming kagawa ay January. January 3, sa early January. Nahihirapin celebrate dahil galing sa long vacation eh. Oh. Parang ano eh, no? Wala yata maghahanda eh. And kung susundan natin yung procurement process pati ng gobyerno, bitin tayo. So, yung aming kagawaran nagsimula yung February. I mean, February na sin-celebrate. So, nationwide, last February, first week of February, nagsimula sa central office, then mga field offices. Oh, eh, so, maraming activities, but ito ang pinaka-highlight, itong Panata ko sa Bayan at yung Praise Award, magpapakilala. Sa field office namin, meron kami mga konting celebration, sports fest para sa aming mga empleyado. O yun! May mga ganun, kasi kuminsan hindi naman pwedeng work lang. Oo. Kailangan balance po siya. Work-life balance. Yeah, work-life. So basically ganun, pero makaasa kayo kahit may ganitong celebration, tuloy-tuloy pa rin ang aming programa, yung mga dinideliver natin. Oo, ayun. Siyempre, alam nyo itong mga taga DSWD, ano. At tayo naman ay nakakasama na rin ng mga yan. Lalo na kapag yung during and after ng mga kalamidad, eh talagang kita ko. Ayan, tulog sa mga ito ay yaman na pag ganong mga oras. At siyempre, sila ang mga front line. Ano, sir, pwede ba naming malaman kung sino-sino pa ba yung mga LGU na maaaring kasama natin ngayong araw na ito? Kasi yes, regional na ito eh. Bakit nyo napili ang Batangas? Well, unang-una, madaling kausap talaga ang Batangas and malaking suporta ta rin yan. No? Kami naman, hindi man sa pinipili, nagpapaalam kami kung pwede kami makikusapan. Walang demand, wala naman. So, and basically, province of Batangas, malaki po talaga ang malakas ang partnership namin. Even sa PSWD, even during the time pa ni Ms. Joy Montalvo, and ngayon si Ms. Flor La Chica, so lahat naman sila, nagtutulungan talaga. And even the previous year, during the Taal incident, malaki ang partnership, malakas ang partnership. Oh. So, it's a whole day affair po. Yes. So, maliban sa inyo na taga Batangas, ako alam ko yung may mga alam ko nung una, kasi kumisan di ate alam, baka biglang magbago, may yung tatlong governor na darating. So, hindi ate alam. Alam ko, Quezon kasama, ang Laguna kasama. Pero hindi ko makumita kasi may mga priority rin sila. Maaring magbago. Pero sa nakita ko kanina, nakita ko na yung mayor ng Binyan, andiyan. Hindi ko memorize lahat ng mayor, pero yung nakilala ko lang, yung local government, parang si Vice Mayor ng Mulanay, andiyan. So yung mga malalayang lugar. Mga taga Quezon. Marami, iba-iba. Siguro, 70 ang LGU natin sa region is 130 plus, 140. Almost 50% ng LGUs natin sa Calabarzon nandito po. So, darating ba si DSWD Secretary? Well, sa original plan, until the last minute, talaga siya ang darating. Pero with what has happened sa Davao,
mas kinailangan yung kanyang attention. Oo, yun nga, so, yung mga pagbaha. Ayan. So, kasama Grace, baka may dadagdag pa? Yes, sir. Paano naman po sa mga ating mga kabayan na katutok ngayon, ano po ba yung mga serbisyo na maaari nilang tangkilikin mula po sa inyong tanggapan, sir? At paano po yung application po para po dito? Well, marami tayong programa na pinapatupad. Basta meron kayong pangangailangan at talagang kailangan nyo kasi hindi magpwede tayo magbigay lahat. Kailangan prioritization. Sino na kaya lahat po ng pagbibigay namin programa in part subject to assessment. So, if sa ngayon, tuloy-tuloy yung mga programa namin ng lalaki, Pantawid Pamilya Pilipino, identified na po yan kasi madalas nagtatanong kung paano makasali. Pasensya po, hindi po basta-basta yan. May target po yan eh. Hindi po basta-basta yung target. Oo, meron mga kategorya na kailangan yung siyempre, by set kasi ang expansion. Hindi yung mag-a-apply ka lang bukas, yes. Hindi po. May proseso. At talagang siya server. Ang Sustainable Livelihood Program, tuloy-tuloy kung saan nagbibigay tayo ng capital assistance training para sa pangkabuhayan ng ating sa mga nangangailangan natin. Supplementary feeding program sa aking balita, ongoing sa mga ibang lugar. Kamakailan, samba kami. Ah, galing kami sa San Jose. Nakita namin na kinakondak supplementary feeding sa mga bata. AIX, assistance individuals in crisis. Medyo maano yan. Pero tandaan lang po natin, no, kailangan valid. And wala tayo po yan, may document talaga. Hindi po basta-basta pwede mabigay. Dahil tandaan po namin, kahit gusto namin kayong tulungan, maangat yung kabuhayan, kailangan may documentary requirement pa yan. Dahil pera pa rin ng bayan yan. We will have to be accountable sa kanya. Ayun. So sa mga nagtatanong, bakit ang higpit-higpit? Ang hirap ano? Kasi sinisiguro po ng mga taga DSWD ng yung ibibigay na tulong ay talagang doon sa dapat tulungan. At may tamang documentation. Hindi pwedeng naman maglabas kagad ng pera eh. Yun ang problema na sa government. We're accountable. Yeah, we have to be accountable. Ayan, so baka hindi nyo po alam kasi pag kami nagkamali ng isa mong maling pirma, ombudsman ka. Ayan. Yun o, tama po yun. Sana naintindihan nyo. Huwag nyo sana po kayo magalit sa mga social worker. Dahil pagka nagka-problema niyan, malaki sa malamang, hindi, baka sila mapahamak. Gusto lang po nila tumulong, eh sila pa may mahirapan. Ayun, so huwag natin sana yung masamay ng loob. Kung medyo hindi na pwede, nagiging mahigpit sila. Mm-hmm. Kasama lang po yan talaga sa ano. Oh, sinisiguro lang po natin na nasa tamang proseso. Ano po? So, sir, alam kong napaka-busy nyo ngayong araw nito. At kahapon nga po, ay talagang hindi magkatagpo ang ating landas. Ano, kaya tawag dito. Ngayon pa lang, pinapasalamatan na namin kayo sa pagpapaunlak nyo rito. At talagang kami nagpapasalamat sa tanggapan ng Provincial Social Welfare and Development Office. Lalo na kay Ma'am Flor at sa kanyang mga kasama dyan na busy. Dalawa ang venue nyo, ano? Itong auditorium at dream zone. Aba, talagang kinuha nyo lahat, ano? Well, actually sa auditorium and din yung main program. But of course, it's a whole day affair. Eh malaki pinanggigilan. Pagka medyo refreshment, dun lang sa ano. Ayun, oo. Kasi medyo malaki yung, kung napansin nyo po, medyo malaki po yung bagong dream zone. Ano, sir, other programs, incoming programs, DSWD that we are looking forward for? Wala pa naman bago talaga. No? Yung, kasi by facing, yung food stamp, hindi pa pinapatupad sa atin. Naririnig na. Baka mamaya marami nagtatanong. May proseso kasi nasa pilot pa lang siya nung una. Hindi siya nag-expand na sila sa NCR. So, wala pa po sa Region 4A. Hindi namin mapapatupad kung wala pa po directive. Actually, social pension pala. Malaking programa rin yan. Monthly at tuloy-tuloy po yan. Ginagawa pa rin natin. I think marami talaga. No? Kasi kahit kami nagbibilang kami ng programa pinapatupad namin, nasa 30, 40 plus eh. Nagulat kami. Ganun karami pala yon. So, hopefully, each one of these would serve your need talaga. Lalo-lalo doon sa mga nangangailangan. Pero we have to remember, may proseso po lahat, sir. Ayan. So, sir, talagang hindi ka na namin talaga patatagalin pa at panay na ang tingin ni ng inyong manager ano at talagang sabi ko nga sumama na din eh. Sir, ang inyong pasasalamat o pagbati mensahe sa ating mga tagapakinig at nakakapanood sa ating ngayon sa dito sa ating live stream.
Sir? Well, unang-una, maraming salamat Sir Ed, Miss Grace, para sa pag-imbita rito. And ako naniniwala talaga, mahalaga yung impormasyon. Kailangan mapagbigay natin yung tama kasi pag may kakulangan ng impormasyon, doon nagsisimula ang problema. Ayun, so, and of course, extend rin namin ang pasasalamat muli sa ating provincial government, kila Governor Madana, kila Miss Flor sa pagsuporta dito sa activity namin. I'm sure maraming magtatanong later on sa inyo, hindi ko alam kasi maraming interesado. Please visit our website, DSWD Field Office 4A, www.fo4@dsw.gov. And yung aming Facebook page, medyo maraming problema ngayon sa pagmaraming na ano. So may page po kami, Department of Social Welfare and Development Field Office 4A. Madali kasi manggaya eh, pero sundan nyo lang po yung tama. And if you have any question, pwede kayo mag-post ng question doon, may sumasagot po sa amin. Pero kung minsan hindi lang naman sasagot dahil sa sobrang dami at yung mga tao lumalabas din. So, konti pasensya. Pagka ano, mag-post lang kayong tanong doon, sasagot po kami sa inyo. Ayan. So, sir, maraming salamat po. At kami po ay nagpapasalamat sa buong pamunuan ng DSWD Region 4A sa ating mga kasama sa Provincial Social Welfare and Development Office. At nawa'y itong inyong selebrasyon ay maging makabuluhan at makatulong, patuloy na makatulong sa ating mga kababayan. Sa atin pong pagbabalik, ihatid po namin ang ating pong mga pagbabalita at ito po ay ihatid namin ilang saglit lamang. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Aray, ano ka namang lamok to? O anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ang dengue, anak, lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat na lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy bleeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan, kaya ang 4S lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5-6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionist ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8-10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7-8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1-2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong,
talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Ayan, kami po ay muling nagbabalik para sa patuloy nating pagpasada ngayong araw ng Webes. At para po sa ikalawang bahagi ng ating programa, narito na po ang ating mga pagbabalita. At para po sa ating mga lokal na pagbabalita, narito po ang ating patroller, Gian Marco. Yeah, maraming salamat po Sir Eds. Ipinagpatuloy po ng Batangas Blood Council sa pakipagtulungan ng Provincial Government of Batangas ang blood donation activity sa Batangas Police Provincial Office Covered Court ng Camp Miguel Malbar, Kumintang, Ibaba, Batangas City kahapon, 14 Pebrero 2024. Tinatayang nasa 300 ng mga blood donors ang nagbigay ng dugo mula sa mga miyembro ng kapulisan ng iba't ibang police offices sa lalawigan at volunteer donors ng ilang mga organisasyon. Lubos pa rin ang pasasalamat ni Governor Hermelando Mandanas sa lahat ng mga naglaan ng kanilang oras upang maging bahagi ng tuloy-tuloy na advokasya sa pagkakaroon ng karagdagang supply ng dugo sa probinsya na magagamit sa mga pangangailangang medikal. Ilan pa sa mga ahensyang tumulong sa council upang maging maayos at makapagbigay ng sapat na pangangalaga sa mga blood donors ang Department of Health Batangas, Philippine Red Cross Batangas Chapter, Batangas Medical Center at BPPO na nangasiwa at na nagsilbing host agency sa ginawang aktibidad. Samantala po, pinangunahan ni Governor Hermelando Mandanas ang inspeksyon at pagtingin sa naisagawa na sa proyektong hapag-isdaan ng mamamayan Fishport ng pamahalaan lalawigan ng Batangas sa Santa Rita, Aplaya, Lungsod ng Batangas. Inaasahang kapag natapos ang pasilidad at maging operational bilang isang regional fishport, mas magpapalakas ito sa fishing industry at ekonomiya sa lalawigan at Calabarzon at magbubukas ng maraming trabaho at oportunidad ng pangkampuhayan. Nakasama ng gobernador sa pag-ikot dito sina Provincial Engineer Gilbert Gatdula at iba pang mga opisyal at kawani ng Provincial Engineering Office. Ayan, dagdag papurian, personal na dumalo si Governor Dodo Mandanas sa isinagawang banal na misa para sa Ash Wednesday, ang araw na nagpapasimula ng panahon ng Kwaresma. Ito nga po ay ginanap kahapon ni 14 Pebrero, taong kasalukuyan, sa Regina R. Mandanas Memorial Dream Zone, Capitol Compound, Batangas City. Kasamang nakiisa sa misa na para na rin sa pinagdiriwang na araw ng mga puso, sina Acting Vice Governor at 6th District Senior Board Member Claudette Ambida Alday, mga department heads at mga kawani ng pamahalaang panlalawigan. Pagkatapos ito, muling pinagpatuloy ang pamamahagi ng educational assistance sa mga scholars ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas para sa first semester ng academic year 2023 to 2024. 1,251 na mga mag-aaral ang nabigyan ng tulong pang-edukasyon na may kabuuang halaga na 5 million pesos. Ayan, maraming salamat kasamang Gian, kasamang Grace. Napapanahon yung mga bloodletting nyo dahil Valentine's, hindi lamang pagmamahal ang inyong isineshare, pati ang ating dugo. At ngayong ang araw na ito, alam ko sila ay nasa lungsod ng Kalaka upang doon naman magsagawa ng blood donation drive. Samantala, sa ating mga kaganapan sa ating bansa, kalahati ng medical bill sasagutin na ng PhilHealth.
Sasagutin na ng PhilHealth Insurance Corporation ang kalahati ng hospitalization payment o bilang miyembro nito at libre na ang diagnostic exam matapos na imungkahi ito ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa kanila kamakailan. Sa hearing ng Committee on Health, nabatid na pumayag ang mga opisyalis ng PhilHealth sa naturang hiling ni Romualdez. Pag-aaralan umano ng board ng PhilHealth ang mga mechanics ng bagong programa at kung kailan ito uumpisahan. Ayon kay PhilHealth CEO Emmanuel Ledesma Jr., todo suporta sila sa hiling ni Romualdez na pagbutihin ang serbisyo at dagdagan ang mga benepisyo para sa mga pasyente. Sinabi rin niya na suporta sila sa kampanya ni Speaker na babawasan ang gastos ng mga Pilipino sa pagkakaospital, kaya't sasagutin nila ang 50% ng hospital bills na napupunta sa mga private wards. Karamihan kasi ng mga Pilipino ay napipilitang kumuha ng private ward kahit kapos na pambayad dahil sa palaging puno ang mga kwarto sa mga pampublikong ospital. Ayon kay Ledesma, payag din umano silang akuin ng PhilHealth ang pagbabayad ng mga early detection diagnostic exams ng mga Pilipino taon-taon tulad ng X-ray, mammogram at HPV vaccine para maiwasan ang kanser at mga nakamamatay na sakit. Itinataas na rin umano ng PhilHealth ang mga benepisyo para sa mga malabong kaso ng malubhang kaso ng pneumonia, biglang ischemic stroke, biglang hemorrhagic stroke at mahigit na 100% para sa mabawasan ang gastos ng mga Pilipino. Ba? Magandang benepisyo ito pero di ba karamihan tayo. Ito ang ayaw na ayaw mo ng magkakasakit. Ano? So stay healthy mga kababayan. Samantala, DSWD, ayudang cash, mas praktikal kaysa sa bigas. Ang balitang ito hatid ng aking kasama, Grace Briones. Ayan. Higit na mas praktikal umano ang kasalukuyang cash grant na ibinibigay ng Pantawid Pamilya Pilipino Program kaysa sa bigas. Sinabi ito ni Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary for Strategic Communications Romel Lopez bilang reaksyon sa proposal ng Department of Agriculture na bigas ang ipamigay sa halip na cash aid para sa mga beneficiaries po ng 4Ps. Aniya ang rice subsidy para sa 4Ps beneficiaries ay binibigay ng cash upang makaiwas sa mahabang pila. Sinabi rin ni Lopez na ang 600 pesos monthly rice subsidy ay ibinibigay sa mga qualified 4Ps members. Bukod pa ang educational at health grants matapos ang makapag-comply sa specific behavioral conditions gaya ng pagdadala sa kanilang mga anak sa eskwelahan, pagdala ng health centers upang pa-check up at pagdalo sa family development sessions. Gayunpaman, bukas ang DSWD sa rekomendasyon ng mga partner, stakeholders nito upang mapagbuti pa ang kanilang implementasyon ng programa. Anuman ang mapapagkasunduan ng National Advisory Council ay susundin nila ito at ipatutupad ng DSWD. Sa ibang balita, LGUs na kampiyon sa nutrition program, pinuri ang detalye ng balitang yan ihatid ng ating patroller na si Gian Marco. Pinuri ni Senator Francis Tol Tolentino ang mga local government units na ginawaran ng National Nutrition Council bilang nutrition champion dahil sa pagiging huwaran sa pagpapatupad ng mga programa sa nutrisyon sa kanila sa kani-kanilang nasasakupan. Ang pagpuri sa mga LGU ay ginawa ni Tolentino sa 2023 National Nutrition Awarding Ceremonies na ginanap noong Lunes sa Manila Hotel kung saan ay nagsilbi siyang panauhing pandangal. Idinagdag ng senador na hindi ito mangyayari kung wala ang pagtutulungan, pagkakaisa, sakripiso at pasensya hindi lang ng mga barangay nutrition scholars kundi na rin ng komunidad mismo kasama ang tulong ng LGU. Nagpaalala rin siya sa mga LGU na ipagpatuloy ang paglalagay sa kalusugan at nutrisyon bilang pangunahin nilang concern sa komunidad. Dagdag pa rito, sinabi ng senador na ang hindi natitinag na pagsisikap ng NNC ay patunay na nagkakaisang pananaw ng gobyerno na magbigay ng mabuting nutrisyon sa lahat ng Pilipino. Samantala, sa iba pang mga balita, nagsasagawa na umano ang Department of Education or DepEd ng verifikasyon hinggil sa umanong hacking incident na naganap sa isa sa kanilang regional offices. Ayon kay DepEd Undersecretary at Spokesperson Michael Poa,
inatasan na nila ang kanilang mga field offices na magsagawa ng diagnostic at alamin kung insidente nga ba ng hacking ang naganap. Kabilang aniya na tutukuyin nila ay kung nagkaroon ng data breach at kung nakompromiso ang mga personal na impormasyon ng kanilang mga guro at mga estudyante. Dagdag pa niya, wala pa silang ulat na natatanggap hanggang sa kasalukuyan hinggil sa pangyayari dahil sa isinasagawang beripikasyon. Tiniyak din niya na kaagad silang maglalabas ang impormasyon hinggil sa insidente sa sandaling may makuha na silang detalye mula po sa kanilang regional at division information officers. Nakikipag-ugnayan na rin aniya ang DepEd sa Department of Information and Communications Technology o yung DICT hinggil po dito. Tumanggi pa rin muna ang DepEd na tukuyin kung saan matatagpuan ang regional office na sangkot sa insidente. Samantala, sa ibang mga balita, Department of Health kontra sa pagtatanim at manufacture ng marijuana. Iginiit ng DOH na tutol pa rin ang ahensya sa pagtatanim ng marijuana at pagmamanufacture ng mga produkto ng cannabis sa bansa sa kabila ng pagsusulong na gamitin ito sa medical na pamamaraan. Ito ay makaraang ang pagpasa at pagsulong sa Kongreso ng panukalang batas sa paggamit ng cannabis bilang medisina. Paliwanag ng Department of Health, kinikilala nila ang planong legalisasyon ng medical cannabis na nilinaw nilang magkaiba sa recreational marijuana. Ngunit lahat ng inisyatibong ito ay dapat umano ay base sa mga siyentipikong ebidensya sa pagiging epektibo nito at epekto sa pampublikong kalusugan. Sa kasalukuyan, ipinaalala ng DOH na ipinagbabawal pa rin ng batas ang anumang uri ng paggamit ng marijuana maliban kung ito ay mabibigyan ng Compassionate Special Permit o CSP mula sa Food and Drug Administration na papayag sa paggamit ng importasyon nito. Samantala, mas mabigat na parusa sa mga drunk drivers, itinulak, nagbabalik ang ating patroller Gian Marco. Isinusulong ni Senator Raffy Tulfo ang mas mabigat na parusa sa mga drunk drivers o mga nagmamaneho ng lasing. Sa Senate Bill 2546 na inihain ni Tulfo, sinabi nito na kahit may batas na Anti-Drug and Drug Driving Act of 2013 ay talamak pa rin ang mga kaso ng drunk driving sa Pilipinas. Base sa tala ng Land Transportation Office, mula Enero hanggang Agosto 2022 ay umabot sa 402 na aksidente sa kalsada ang narespondihan ng Law Enforcement Service Anti-Drunk and Drug Driving Enforcement Unit ng ahensya kung saan 353 sa mga drivers ang nagpositibo sa alcohol intoxication. Habang sa record naman ng PNP Highway Patrol Group, tumaas ang bilang ng mga aksidente sa kalsada na dulot ng mga lasing na driver sa 59 noong November 2022 kumpara sa 31 noong October 2022. Sa ilalim ng panukala, itataas sa 500,000 hanggang 1 milyon ang paglabag sa driving measure kapag ito ay nagresulta sa homicide at pagkumpiska at pagsuspinde sa lisensya ng 2 taon. Inihalimbawa ng mababatas ang insidente noong November 1, 2023 kung saan isang pickup truck driver na hinihinalang lasing ang bumangga sa 3 sasakyan sa Calamba City, Laguna na ikinasawi ng 5 katao at sa kabila ng mga kaso ay nakapagpiansa pa ito ng 120,000 pesos. Ayan, alam naman natin meron ng kasulukuyan ng drunk driving law. Pero ngayon nga, isusulong, mas pinatindi. Ano? So talaga namang tulad niya nasabi ni kasamang Gia, yung napanood natin yan no? Yung pick up. So lasing yata yung driver, ayun. Patay ang 5. So sa lahat ng ating mga friends dyan, alam naman natin, hindi natin maiiwasan na paminsan-minsan, ay kung uuwi naman, ay huwag naman tayong magsasagad na ika nga. Ano, ha? Magtira ng pang-uwi at kung hindi ay makitulog na lamang muna. Mas magaling yung umuwi ka ng kinabukasang safe kaysa dagli ang kang uuwing na may naghihintay sa'yo eh hindi ka na naman pala makakauwi. Ano? Samantala, 5 minuto na lamang bago sumapit ang 10 at kalahati ng umaga. So bago tayo magtapos ay kumustahin muna natin ang lagay ng panahon ngayong araw na ihahatid ng ating kasamang Raven Rentasida. Thank you.
Magandang umaga, Batangas. Narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, February 15, 2024. Umiihip pa rin po sa ngayon ang Northeast Monsoon o Hangin Amihan dito po sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Habang sa natitirang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao ay mainit at mayroong pulupulong pag-ulan dahil sa easterlies o yung hangin na galing sa Dagat Pasipiko. Base sa ating latest satellite animation, mapapansin po natin na malinis ang ating kalangitan sa loob at paligid ng Philippine Area of Responsibility at wala tayong inaasahang bagyo o low pressure area na papasok hanggang sa weekend. Para naman po sa probinsya ng Batangas ay makakaranas sa bandang tanghali ng mainit at maanisangang panahon na susundan ng bahagyang maulap ng kalangitan na may chance ng mga pag-ulan. Sa Hilaga, Silangan, timog parte ng Batangas ay may 25% chance ng pag-ulan. Samantalang sa kanlurang parte ay may 42% chance ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabatang nang uminom na sapat na tubig upang dehydration ay maiwasan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Huwebes ay nasa pagitan ng 23 to 31 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 6:19 ng umaga at lulubog mamayang 6:01 ng hapon. Kaya lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam. At tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Natasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Ayan, maraming salamat sa iyo kasamang Raven Rentasida. So kami ay malapit ng bumoundary sa aming pagpasada. So may mga announcement ka ba kasamang Gian? Yan, counting announcement lang po mula po sa atin po sa OPG po sa mga naghahawak po ng ating educational assistance. Mayroon pong evaluation, tuloy-tuloy po ang evaluation for second semester school year 2023-2024. Ito po ay by school po. So ito po ay per paaralan. Sa February 15 po ngayong araw, sila po ay nandito sa LPU Batangas. Sa February 16 po ay nandyan po sila sa BSU Lipa at BSU San Juan. Ang February 22 po sa STI Lipa, February 27 sa PhilSCA po at February 29 sa De La Salle Lipa. Samantala po sa March 7 naman po, nandyan po sila sa Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. Paalala po, ito pong evaluation ay para lamang po sa atin pong mga maintainers. Ayan, at bukas ba yung ano, ating community market? Yes. Ano, meron tayong community market bukas eh, no? So doon po sa mga gustong pumunta. Bili po. Oo, marami po tayong mga handog na bilihin na hatid ng ating mga kooperatiba at mga samahan na kabalikat ng ating Provincial Agriculture's Office. So suportahan po natin ang lokal na produkto. So ayan, baka may pasasalamatan ka ba kasamang Gian? Pinasasalamatan po natin ang ating technical team. Yan po, kasama po natin ngayong umaga si Kuya Christian Andal, ang Kuya Kevin Medrano, si Ate Avon Lou Cagimbal, si Kuya Jeff Evangelista, si Kuya Harold De Guzman, si Kuya Julius De La Cruz, nandiyan din po ang Tito Roger Aguirre at ang Auntie May po. Maraming salamat po sa pagsama sa aming pagbiyahe ngayong umaga. Ayan na, talagang Auntie May na lang ang inyong tinawag kay Cheryl. Ano? Thank you ayan, sa lahat. Thank you sa inyong lahat. At sa mga June. At kay Boss June. Ha? Sa lahat ng technical team ngayong araw. Ano? Yes. So, ayan, ha? Isang minuto na lamang at sasapit na ang ikasampu at kalahati ng umaga. Araw ng Huwebes, February 15, 2024. So, sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ng pamunuang baka Diyos, baka kalikas at baka tao, taas na o Batanggen. At sa tulong ng Panginoon at sama-sama ang pagkilos, tayo ibabangon sa anumang hamon at kapit kamay nating ipakikita na likas na katangian ng bawat Batanggenyo. Magiting. Muli, ito po si Edwin Sabarte. At ito naman po si Grace Briones, kasama po ang ating patroller. Gian Marquez Camillas po. Marami pong salamat sa muli inyong pag-antabay, mga kaagapay. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo.
Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong mga balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of life, environment and property. Tara na, sakay na at samahan ang buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo patungo sa isang magiting na lalawigan ng Batangas. Dito sa biyaheng hindi ikaw maiiwan. Kapitolyo! Kapitolyo!